So ito ay naglibot-libot na kami sa lugar namin. So umikot na kami. Ngayon ay nanggaling kami ng Zoe's Adventure sa Maples. So naligo kami doon. Then after namin sa Zoe's Adventure ay dumiretso kami ng San Binon at Hot Spring. So naligo din kami doon sa may Hot Spring. So naisipan namin na bumalik na sa may lugar namin, sa may San Sebastian Santa Magdalena. At doon kami maliligo naman ng dagat kasi yung lugar namin ay coastal po yun. So tabing dagat po talaga yung aming lugar. So eto nga yung kasama ko, yan nasa harapan ko, yan yung motor niyan ay ADB 160 Honda. So pil na pil na talaga yung rides dito, no. Siyempre yung ginawa namin ay nag nature trip na rin kami. So umikot kami ng Santa Magdalena, lumabas kami ng Bulusan, then lumabas kami ng Irvicen. Tapos ikot na naman, ngayon ang lugar na to ay sakop na to ng Matlog. Itong bangkihingan na to. So puro likuan dito, no. Ito yung huling likuan papuntang Matlog Port ng APR. So dito rin naman talaga yung daanan ng mga truck at saka ng mga bus, pero napapansin mo, no, kahit na mabibigat yung dumadaan dito, eh talagang maganda pa rin yung kasada nila at saka smooth, hindi naglulubugan. Hindi katulad sa ibang area, no, yung nakapagdadaanan ng mga truck at saka ng mga mabibigat na mga sasakyan ay naglulubak-lubak talaga. Mararamdaman may mga alon-alon. So ayun yung kasama ko, no, sa harap. Yan yung naka ADB 160. Alright. Alam ko eh, bago lang naman yung bagong kuha niya lang yun. So niyaya ko siya mag-rides dito sa may Matlog, no. So saan ba kami galing? Galing kami ng North Caloocan. So niyaya ko siya, siguro niyaya ko siya ng Monday, tapos ang alis namin Wednesday, tapos balik din kami kagad ng Friday. So ngayon ay Thursday, so bukas ay babalik na kami ng Manila. So madaling araw din kami aalis, na sigurado ang hapon ay nasa Manila na kami. So ang biyahe lang naman dito kung dire-diretso ay 12 to 13 hours na sa Manila ka na basta't walang aberya. Yan ay chill ride, hindi yan yung tipong karerahan. Chill ride lang takbuhan natin dyan pag ganyang finish. So alright, ayun yung kasama natin. Dati ako lang mag-isa yung liliko-liko rito. Ngayon may kasama na tayo. Siguro sa susunod ng mga panahon ay marami na tayo rito na magkakasama. Kasi nung una ako lang eh, isa lang ako. Ngayon may kasama na ako. So sa susunod ay marami na siguro kasama sa atin. Lalo na yung mga mahihilig sa long ride. So dito na, no, mga idol, ito ay diretso na to. Ayan, huminto nga siya at akala niya checkpoint. Hindi niya alam yung pintuan na yan eh yung mga tatawid na ng Samar. Ayan, diyan ka na makikipagkwentuhan sa mga ahente dyan kung tatawid ka pa ng Samar. So ayan, so ayan, ang bilis niya, oh. So ngayon nga, no, pauwi na nga kami, no, pabalik kami ng lugar ko kasi ahabulin namin na makaligo kami ng dagat. Ayan, sa may coastal area ng San Sebastian, Santa Magdalena. Yan, lumayalo siya. Ako naman yung bumilis ng konti. Kasi nga, hindi niya kabisado, no, kasi baka biglang paliko na pala. Pero ang daan namin nito ay didiretso kami ng Matlog, no, sa may bago na tumawid ng papuntang Samar. Doon na kami liligo ng papuntang San Sebastian Santa Magdalena kasi meron din daanan doon. Thank you.
Sana nga sa susunod na rides namin ay medyo marami-rami na tayo. Ito nga, quick ride lang, no? 3 days lang. Ang isang araw biyahe, tapos isang araw pasyal, tapos isang araw babalik ulit sa Manila. So, mabilis lang kasi meron din tayong mga gawain sa Manila, hindi natin pwede iwanan ng matagal. Quick ride lang ba, mga idol? So, tanggal lang tayo ng stress. Hanap ng sakit ng katawan. Alright. So, dapat liliho na tayo dyan. Pero dumiretso na kami at doon na kami dadahan sa may matnog. At kasi mas maganda yung kalsada doon, doon sa may papunta sa may doon sa kabila ay ginagawa. Yan, ang ganda ng kalsada, straight. Pero hindi tayo bumibira ng malakas dito, ano, taktuhan lang ba? So yung kasama natin, nasa likod lang talaga siya. Huwag tumisilip tayo sa side mirror. Nandyan lang talaga siya sa may likuran. So hindi siya lumalayo. So, napakasmooth ng daan dito, no? So, enjoy na lang natin yung paligid at yung kalsada.